Cycling Chef, magandang araw po sa inyong lahat. Today, meron po akong gustong i-share sa inyo, yung application na Training Peaks. So, I'm using Training Peaks for about, siguro mga kalahating taon na rin mahigit. Ginagamit ko siya para makagawa ako ng training program base sa fitness level ko, base sa sporting events na dadaluhan ko. Pero I'm not saying, mga kapadyak, na I am a professional athlete or cycling coach ako. Hindi po. I'm like you, most of us are cycling enthusiasts po. So ako po ang after ako sa health, kasakit, to follow yung sa athletic side. So ngayon, sishare ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng training program sa Training Peaks application. So, yung program na gagawin po natin, hindi po actually ako ang may gawa. So, ilalagay ko lang po siya sa Training Peaks. The program is made by my cycling coach, Joselito Santos. Si Coach Joselito Santos ay multi-gold medalist ng SEA Games, kung hindi nyo po naitatanong. Bali, kilala po siya bilang coach niya doon ng MOA. So, yun po. Bali, yung program na binibigay niya sa akin, so, based on my functional threshold power, ito-transfer ko siya doon sa Training Peaks, no? So, ipapakita ko po sa inyo, mga kapadya. Sige po, samahan niyo po ako at puntahan natin yung application ng Training Peaks. So, ayan, makikita niyo, ito po yung page ko sa Training Peaks. So, my fatigue is 50. So, my fitness level is 37, but my form is minus 20. I am not race ready, no? So, nagbi-build pa lang po tayo ng endurance, saka nagpapalakas po using this kind of program. At makikita nyo rin po, mga kapadyak, sa mga previous YouTube videos ko, nag-train din ako using Swift. Yung mga program po doon, ginagawa ko po. Para makatulong po na makapag-develop po ako ng endurance at the same time tumaas ang aking fitness level. So, gagamitin po natin yung Training Peaks para i-transfer po yung pinagagawa po sa akin ni Coach Kado. So, yan po. Tayo sa calendar. Today is August 19. Yan. So, piliin natin yung cycling. So, tawagin natin tong program na tempo 5 minutes by 4 with 10 minutes by 2. Okay, so ganito po ang gagawin natin, no? We build a workout. Yan. Tapos, duration, wag na natin lagay, continue na lang. So, kuha tayo ng isa. Yan. Warm up. So, mag-warm up tayo about 15 minutes lang siguro. 15 minutes warm up. So, 40 to 50% ng ating FTP. Cadence natin. Tapos, add active. So, sabi ko kanina 5 minutes. Yan. Yan natin 5 minutes. So, 5 minutes, 70 to 80% ng ating, okay, yan. So, add natin ang cadence, gawin natin 90 to 100 ang cadence. Okay, so add tayo ng... Ah, wait. Ito na lang gamitin natin. Sorry. Ito na lang. Yun. Automatic, oh. 4 by 6 minutes FTP. Okay. Ito na lang ang gawin natin. So, wag na natin gawing 5 minutes. Habaan natin ng konti. 6 minutes. Hindi. 5 minutes lang. Masyado mahaba. Baka maluryo tayo. Ayan. 5 minutes lang. Okay. Okay, 5 minutes. Tapos, ang recovery time niya is 3 minutes. Pwede na. Then, loosening. Okay, loosening. Then, maglagay tayo ng isang
Loosening, ah, hindi, wag yan. Loosening lang. Cool down. Ito, recovery. Wag naman nating habaan yung recovery. Mga additional, since may 3 minutes naman dun eh. Mga 2 minutes lang. Yan, para 5 minutes yung pinaka-loosening after this 4th hard effort o tempo effort. No, and then, lalagay ngayon tayo ng yung active. Yan, 10 minutes. Ang magagawa, ito yung parang ito yung pinagagawa ni Coach Solito Santos na E1. So, E1 muna, warm up. Tapos, E2. E1, E2, E1, E2, tapos may E3 tayo ngayon. So, yung E3 tataasan natin ng konti. Gawin natin 80% to 90% yan, ng ating FTP. Okay, medyo mabigat-bigat po ito mga kapadyak, 10 minutes. Tapos, add tayo ng cadence. 90 to 100. Okay. Tapos, add tayo ng recovery. 5 minutes. Tapos, add tayo ng active. Yung susunod, gawin na lang natin siyang 70 to 80%. Parang ito na yung pinakamataas na effort. So, 80 to 90. Below my FTP, pero since 10 minutes siya, medyo mabigat-bigat po ito. Ito naman, mababa lang. Pero 10 minutes pa rin. Bababa na siya ng konti. Then, maglalagay tayo ng cooldown. Okay, 10 minutes cooldown. So, this will range for about 1 hour and 24 minutes. So, dagdagan natin ng 5 minutes yung cooldown. 15 minutes. Kasi, ang tansya ko, dun sa pag-iinsayuhan ko, about 15 minutes from my house papunta dun sa bypass road dito sa may Duyong, kung tawagin, no? It's a bypass road from San Simon to Lao to Baliwag. So yan, 15 minutes away sa amin yon. So 15 minutes warm up, then 15 minutes cool down. Tapos doon sa 6 kilometer stretch na yon, doon ko gagawin itong program na to. So, this will be my E2, E1, E2, E1, Endurance 2, Endurance 1, tapos E3, tapos Recovery, E3. So, yan po. From the program na pinagagawa sa akin ni Coach Joselito Santos, nilipat ko siya sa Training Peaks para magamit ko yung aking power meter. So, save na po natin. Today is Monday, no? Mamaya, gagawin po natin yan. Sana wag lang umulan, no? Okay. So, ayun po. Nakasave na po siya. 1 hour and 29 minutes lang. Pero since naka-structure yung program, definitely kakarga po siya. So, what this program will do will help me to boost my FTP. So, siguro bukas gagawa tayo ng kung depende sa availability natin, pwede tayo mag-sweep. Mayroon doon mga intervals din. So, or kung di man kaya, kung may pagkakataon, gawa ulit tayo ng program yung merong 40 by 20s, no, 40 seconds all out or 30 seconds all out o 20 by 20, pwede po natin gawin dito mga kapadyak. So yun po guys mga kapadyak, share ko lang po sa inyo. Ayan po, nakasave na po siya. Today, tempo, buksan po natin yung application ng Wahoo Element Bolt. Ngayon, from the Training Peaks mga kapadyak, baka itatanong nyo, paano naman siya mapupunta? At paano ko naman magaguide ako ng program. So, yung ginawa natin sa Training Peaks, papasok po siya dun sa head unit ko na Wahoo Element Bolt. So, this head unit is a GPS by computer na kung saan naka-link siya sa Training Peaks. So, pupuntahan lang natin yung workouts.
Then planned workouts. I-click po natin siya. Pag kinlik natin siya, select natin siya. Pag sinelect natin siya, eh, start na po yung ating workout. So mapupunta siya doon sa head unit natin. So ayan guys, kung makikita nyo po, nakasync na po siya sa head unit natin. So ayan po yung wahoo element bolt. Ayan. Okay, andun na po yung mga intervals, nandun na po yung training program. Sige po mga kapadyak, maraming maraming salamat po. Again, this is the Cycling Chef.